Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Paglalagay ng calorie count sa mga pagkain sa restaurant, bagong ordinansa ang ipatutupad sa Quezon City. Deaf artist mula Davao nagpa-wow sa mga netizen dahil sa kanyang realistic oil painting. Pagtitig ng mag-inang pusa sa bawal pumasok sign, nagpa-good vibes online. Tatay na naluhan nang ipaampon ang isang tuta, umantig sa puso ng netizen. Pablo ng SB19 napili bilang music ambassador ng Earth Hour 2024. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, talento ng Pinoy. Umani ng mga komento ng paghanga ang isang deaf artist mula Davao dahil sa kanyang husay sa paglikha ng realistic paintings. Ang isa sa kanyang pinakahuling obra na nagpa-wow sa mga netizen ay isang realism painting ng pambansang prutas ng Pilipinas na mangga. Gaano kaya katagal itong ipininta ng artist na si Dan? Silipin ang kanyang obra sa trending report ni Pamela Adriano. Maraming netizens ang hanga sa talento ng isang lalaki mula Toril, Davao City dahil sa husay nito sa paglikha ng realistic oil paintings. Isang deaf artist ang lumikha ng mga painting na ito na kinilala bilang si Dan Paul Gonzalez. At isa sa kanyang mga obra na tumatak sa mga netizen ay ang kanyang realistic oil painting kung saan bida ang ating pambansang prutas na mangga. Ang obrang ito na kanyang ipinost sa Facebook group na Filipino Artists, Painters, Sculptors and Collectors, humakot na ng mahigit 300,000 reactions at mahigit 8,000 comments. Inulan din ito ng magagandang komento mula sa mga netizen na silang bilib na bilib sa husay ni Dan Paul. Marami ang kanyang nabigyan ng inspirasyon, lalo na ang mga kagaya niyang artist. Pagkukwento ni Dan Paul, kinumisyon daw ito ng kanyang kaibigan at inabot daw siya ng ilang buwan bago niya ito natapos. Dagdag pa niya, nais niyang iparating sa marami na bagamat siya ay isang deaf and mute artist, hindi ito hadlang para mapagyaman pa niya ang kanyang talento. Umaasa rin daw si Dan Paul na makakakuha pa siya ng mga komisyon para makatulong sa kanyang pamilya. Sa kwentong pampagood vibes, no cats allowed. Napatitig na lang ang mag-inang pusa na ito sa nakapaskil na sign sa labas ng isang school clinic. Maliban kasi sa karatulang may nakasulat na bawal pumasok ang pusa, mukhang para lang talaga sa kanilang dalawa ang paalala dahil kasama sa nakapaskil ang kanilang litrato. Ang cute na video, sama-sama nating panoorin sa report ni Millie Borja. Kenchana. Kenchana. Kenchana yo. Aliw ang hatid ng super cute na mag-inang pusa na ito. Makikita kasi sa video kung paano nila titigan ang sign na nakapaskil sa pintuan ng isang school clinic. Nagmistulan kasing patama sa kanila ang naturang paalala. Dahil maliban sa pinagbabawalan na ang kanilang pagpasok sa loob, kasama pa sa sign ang litrato nilang dalawa. Ayon sa uploader na si Maricris, isang university nurse sa Bataan na siyang nag-aalaga sa mag-inang fur babies, hindi raw kasi mapaghiwalay ang dalawa.
Lagi rin daw naghihintay ang mga ito sa labas ng kanilang klinik at sinusubukang makapasok sa tuwing bubuksan saglit ang pinto. Kaya naman naisipan nilang magpaskil ng sign at laking gulat nila nang makuhanan ng video ang dalawa na nilapitan at tinitigan ng mga ito. Ang sign na parang nababasa at naintindihan talaga nila. Ang ilang netizen, labis na lang ang tuwa sa naging reaksyon ng mag-ina. Mayroon pang nakapansin na talagang sinadya lang ang nasabing sign para sa dalawa. Ang video umabot na sa higit 96,000 hearts at 500,000 views. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, A Fur Parent's Love. Kinaantigan online ang kuhang video sa isang tatay matapos itong maging emosyonal habang bit-bit ang isang tuta para ihatid sa bago nitong fur parent. Ang mga anak kasi ng kanilang mama dog ay kailangan na nilang ipaampon sa mga taong may puso para sa fur babies na talagang mamahalin at maaalagaan sila. Panuuri ng kwento sa likod ng pagluha ni tatay sa trending report ni Liway Abbas. Isang video ang nag-viral sa TikTok, tampok ang isang fur parent na napaluha habang bit-bit ang isang fur baby na ihahatid na niya sa bagong tagapangalaga. Ang ama ng uploader na si Charm, hindi na napigilan ng pagbuhos ng kanyang mga luha nang ipaampun nito ang isa sa mga anak ng kanilang mama dog. Sa TikTok video, makikita na bit-bit ni tatay ang tuta para ihatid na sa bagong amo nito. Matapos niyang ihatid ang naturang tuta, ay kita na lamang ang kanyang pag-iyak sa kanyang pagbalik at agad nag-sorry sa kanilang mama dog. Naantig naman ang puso ng netizens kay tatay dahil kitang-kita nila ang pagmamahal nito sa mga alaga nilang aso. At saludo rin sila dahil sa paraan ng pag-aalaga nila Charm sa mga aso dahil sa komportabling tahanan na inilaan nila para sa kanilang fur babies. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next sa trending topic, Healthier QC. Naghahanap ka ba ng sign para simulan na ang iyong pagda-diet? Baka naman, ito na yun. Malapit na kasing ipatupad sa Quezon City ang ordinansang nag-uuto sa lahat ng restaurant sa loob ng syudad na maglagay ng calorie count sa kanilang mga pagkain. Ang kwento sa likod ng napapanahong inisyatiba, silipin sa trending report ni Arnold Herrera. Kung naghahanap ka ng sign para simulan ang Fitspiration journey mo, baka naman ito na yun. Pirma na lang kasi ni Mayor Joy Belmonte ang kailangan at ipatutupad na sa buong Quezon City ang Calorie Labeling Ordinance. Sa ilalim ng ordinansa, required nang ilagay ng mga restaurant ang calorie count sa kanilang mga pagkain. Ibig sabihin, mababantayan mo na ang calorie sa bawat serving ng burger, mechado at putok-batok na crispy pata na balak mong kainin. Makatutulong daw ito lalo't batay sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology. Nasa 27 milyong Pilipino ang obese at dumoble rin ang prevalence ng obesity sa mga kabataan mula 4.9% noong 2003 hanggang 11.6% nito lamang 2018. Kung hindi daw ito maaagapan, tinatayang higit 30% ng mga kabataang Pinoy ang magiging obese pagdating ng 2030. Delikado ito, lalo't kinikilala ang obesity bilang major risk factor para sa sakit sa puso at iba pang comorbidities. Samantala, ikinatuwa naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang pagsuportan ng business owner sa naturang ordinansa. Ang ordinansang ito ay ipinakilala ng Quezon City sa Partnership for Healthy City Summit sa Cape Town, South Africa nitong March 2024 bilang inisyatiba para labanan ang non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, cancer at diabetes. Agree ka ba sa bagong ordinansang ito? Iparinig na ang iyong opinion sa comment section. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, kaway-kaway sa 18! Panibagong milestone na naman ang nakamit ng SB19 leader na si Pablo.
ang pinuno kasi ng tinaguriang P-Pop Kings na napili ng WWF Philippines bilang Music Ambassador ng Earth Hour 2024. Mga detalye sa Showbiz Report na ito. Maliban sa pagiging leader ng P-Pop Kings SB19 at CEO ng Gwanji Entertainment, pagiging music ambassador naman ang papel na gagampanan ng singer-songwriter na si Pablo Nasi matapos siyang mapili ng Worldwide Fund o WWF Philippines para sa Earth Hour 2024. Special guest si Pablo sa taunang Switch Off event na gaganapin sa March 23 sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng organisasyon, nire-representa ng mga awit ang passion at katatagan ng mga Pilipino. Mga katangiang gusto nilang ibida sa pagdiriwang ng 16th na anibersaryo ng Earth Hour sa Pilipinas. Paglalarawan pa nila, perfect ambassador si Pablo dahil sa kakayahan nitong maipasok ang Filipino culture, flavor and style sa kanyang mga ginagawang music. Sa balitang ito, marami namang 18 o fans ng Mahalima ang nagpaabot ng pagbati sa panibagong milestone na nakamit ni Pinuno. Ang WWF Philippines ay bahagi ng WWF International Network na siyang pinakamalaking independent conservation organization. At yan ang The Better News. Ito pong yung showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng ating mga fur babies, ng ating mga pets at syempre ng ating mga alagang hayop, kung ano man po sila, o di ba? Dahil ang cute naman po talaga nila at pagka inalagaan ng mabuti ay unconditional po sila magmahal. Kaya naman po marami po sa ating mga kababayan ang nalungkot dahil syempre naging balita rin po ang pagmamaltrato at kinalaunan, ikinamatay po ng isang alagang aso at talaga naman heartbroken ang fur mom niya. Kaya naman po sa lahat ng ating mga kababayan po dyan, mga netizens na may alagang mga hayop, I'm sure nakaka-relate po kayo dito. At alam nyo po ba na meron pong batas para po protektahan po ang welfare, kapakanan ng ating mga alagang hayop or for all animals for that matter. Kaya kailangan alamin nyo rin po yan para malaman ninyo na meron po kayong laban, lalong-lalo na po pag meron pong mananakit o meron pong magtatangka po ng masamang gawain para po o target ng inyong mga pets o di naman kaya ang inyong mga alagang hayop. At the same time, kailangan din po ay maging responsible pet owners po tayo. Karamihan po sa ating mga na-feature na po ng mga viral videos at syempre mga cute po na mga pictures ano, na kumakalat online tungkol po sa mga pets, talaga naman pong nakakawala po ng stress. Kaya sukian din po natin ito ng pagiging responsable at pagiging mapagmahal at respeto na rin po sa ating mga pets at sa ating mga fur parents. At syempre sa lahat na rin po ng mga hayop, anuman pong hayop yan. Kailangan po ay matuto po tayo na kumbaga mabuhay at syempre matuto rin po tayo na irespeto rin po ang kanilang welfare. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, tubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, sa Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Yong. Sama-sama tayo, Pilipino!